Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susie. Ang tips ko ngayon guys ay about sa technique natin kung paano natin maagapan ang isang taong na high blood o inaatake ng stroke. Ang taong inaatake ng pagka-high blood o pagka-stroke ay naninigas ang buong katawan, hindi siya makapagsalita dahil pati yung bunganga ay parang naninigas ang bunganga na parang hindi niya maupin. Kapag sumigaw ang isang tao na inaatake ng high blood, bigla lang itong sisigaw dahil siguro naramdaman niyang nahihilo siya or masama ang pakiramdam. Bigla lang ito sisigaw tapos maninigas na yung mga kamay niya, paa, buong katawan ay naninigas na at pati itong bunganga. Paano ba natin maagapan kapag ganyan ang nakikita natin sa isang taong hina-high blood o inaatake? Maagapan natin ang isang taong na high blood o na stroke. I-share ko sa inyo guys ang technique ko para maagapan natin ang isang taong na stroke o inaatake ng kanyang high blood. Kapag ganyan ang nakikita natin na inaatake ang isang tao, naninigas ang buong katawan pati ang bunganga at hindi na ito makapagsalita dahil naninigas na yung buong katawan niya, ang una nating gawin ay ipasok lang natin ang apat nating daliri sa bunganga ng kanyang sikmura. Tinatawag ko ito na bunganga ng sikmura dahil dito sa may sikmura natin ay parang may allowance doon na pwedeng pumasok itong apat na daliri natin. Kapag idiniin natin yon, mayroong naninigas, mayroong matigas doon na parang hangin o lamig siguro yon na parang bato siya. Sobrang tigas ang sikmura ng taong inaatake ng high blood o pagka-stroke. Kaya kailangan nating ipasok ang apat na daliri natin ito para maipababa ang bumabato dito sa sikmura niya na parang hangin o lamig na. Sobrang tigas ng kanyang sikmura. Idiin natin ito ng idiin ang apat na daliri ni ito. Idiin natin ng idiin doon sa bunganga ng kanyang sikmura. Dito guys, sa taas. Diba dito sa sikmura natin yung parang may buto doon na nakaganon. Dito yan sa gitna ng buto na yon ay doon natin ipapasok ang apat nating daliri. Idiin natin yun ng idiin pababa dito sa tiyan niya para magkaroon ng allowance doon sa sikmura niya para makahinga siya. Dahil ang bumabato doon sa sikmura niya na humaharang na lamig or hangin yon ay naging dahilan yon na hindi makahinga ang pasyente. Hindi makaakyat sa dibdib niya ang kanyang hininga. Hindi siya makahugot ng kanyang hininga dito sa tiyan dahil humaharang ang parang batong yon dito sa sikmura. Kaya dapat natin idiin ng idiin itong apat na daliri natin para maipababa ang humaharang doon sa sikmura niya para siya ay makahinga, makahugot ng hininga galing dito sa kanyang tiyan. Dahil ang isang taong inaatake ng pagka-high blood ay hindi siya makahinga at naninigas ang buong katawan, pati ang bunganga guys ay naninigas na parang magdiwik na yung bunganga sa naninigas na ito. I-share ko ito sa inyo dahil ito ay subo ko na at naranasan noong na-high blood ang aking mister. Kaya gusto kong malaman ninyo ito para makatulong tayo sa mga taong inaatake ng high blood o pagka-stroke. Dahil kapag inaatake ang isang tao ng high blood o pagka-stroke ay kapag dinala natin ito sa hospital ay malayo pa ang hospital. Maparalyze pa ang buong katawan niya bago siya makarating sa hospital. Kaya ito ay first aid ito para maagapan natin ang tiyak na pagka-paralyze ng isang tao
ay yan ang ating dapat gawin. Nasubukan ko ito noong na-stroke ang aking asawa, ipinto ko sa inyo. Dahil subok ko na talaga yan guys na ito ay makakatulong talaga. Hindi na tuluyang na-stroke ang aking asawa. Nananahi ako noon sa bahay namin dito sa malapit sa bintana na hinihigaan ng asawa ko at may customer ako noon na binabantayan niya talaga ang kanyang patahi hanggang sa matapos ko. Ang lapot ng tingin sa akin ng matanda na yon. Siguro nagsisilos yung asawa ko. Ang asawa ko ay may high blood at wala siyang maintenance dahil iwan ko hindi namin naisip na mag-maintenance siya. Ay mataas ang kanyang dugo. May high blood siya. Kaya bigla na lang siyang sumigaw. Noong lingunin ko siya, nakita ko naninigas na yung buong katawan niya. Sumigaw lang siya na, parang gumanon lang siya. Tapos naninigas na ang buong katawan niya. Tapos takbo ako pumasok sa loob doon sa hinihigaan ng asawa ko. Tapos tinawag ko ang panganay kong anak at ang aking manugang. Sabi ko, tulungan niyo ako. Sabi ko, pagkatapos, sabi ko, hilutin niyo ang muscles ni papa niyo. Hinihilot-hilot nila ang paa. Pero ako, pagdating ko, ipinatong ko na itong apat na daliri ko sa kanyang sikmura. Yun ang una kong ginawa, pinasok ko itong apat na daliri ko sa kanyang sikmura at damang-dama ko na sobrang tigas ng sikmura niya na parang may humaharang doon na bato na ganito kalaki. Ibinaba ko yun hanggang sa mawala yung tigas ng kanyang sikmura. Binaba ko doon sa tiyan niya yung tumitigas na yun. Tinunaw ko yun hanggang sa matunaw. Pagkatapos, unti-unting bumabalik ang normal na katawan ng aking asawa na naninigas siya pero bumabalik na lumalambot na yung kanyang kamay, unti-unti na niyang maganon yung kanyang kamay dahil naninigas siya talaga, gumaganon talaga yung kanyang katawan, pati yung katawan niya ang tigas-tigas. Tapos sabi ko sa anak ko, apisilin nyo ang kanyang binti. Dahil pati yung binti niya, guys, naninigas. Kaya tinunaw ko yung bilog na yun dito sa kanyang sikmura hanggang sa nakahinga siya, nakahugot siya ng hininga sa kanyang tiyan na wala yung humaharang doon na parang bato o lamig siguro yun. Yun, bumabalik na sa normal ang kanyang katawan. Pero ang bunganga niya yung parang nagganon, bumalik na rin pero ang kanyang salita ay yung parang may bulol sa halata mo talagang na stroke siya dahil ang salita niya yung parang kung minsan bumabaluktot yung dila niya. Parang yun talaga parang na-stroke talaga siya na ang salita niya na parang bumubulol. Yun ang hindi niya na ibalik ang kanyang salita. Paminsan-minsan ay nabubulol siya. Dala yun siguro ng kanyang pagka-stroke. Pero sa awa ng Panginoon na inaagapan namin siya, hindi na namin siya dinala sa hospital dahil naagapan namin siya. Pagkatapos noon ay hinilot ko na yung itong mga binti niya. Hinilot ko na yan lahat, pati yung mga muscles niya. Tinulungan ako ng aking mga anak na hinilot siya. Ayun, naagapan namin ang pagka-paralyze. Siguro, kung hindi yun naagapan, siguro ay na-paralyze siguro yung aking asawa. Baka hindi na niya maibaluktot itong mga paa niya kasi nanigas, sobrang tigas ng katawan. Sabi ko ganun pala pag ma-stroke ng isang tao ay naninigas ang buong katawan at pati ang bunganga parang hindi na, parang nagdiwig ng bunganga na parang gumanon o na hindi na maibalik. Dito ang panga niya ang buto dito yung parang nagganon na pero nung nakahugot na siya ng hininga ay bumalik na siya sa normal ang kanyang katawan. Kaya i-share ko sa inyo ang tips na ito guys para makatulong sa mga nangangailangan na halimbawa may miyembro kayo ng pamilya na
inaatake ng high blood o pagka-stroke, yan lang guys ang una nating gawin. Una nating gawin na ipasok lang ang apat nating daliri na ito sa sikmura ng pasyente para siya ay makahinga, para makahugot siya ng hininga galing sa tiyan niya, dahil hindi siya makahinga kapag inaatake ng stroke ang isang tao, ay hindi siya makahinga dahil may humaharang doon sa kanyang sikmura, hindi siya makahinga. Yan lang ang ating dapat gawin guys. At hindi lang ito sa taong may stroke o na high blood. Pwede din ninyo gawin ito sa mga taong mayroong, anong tawag doon, yung natutumba, bigla na lang ba siya natutumba, may collapse. Kasi yung panganay ko noon ay tinawag ako ng principal. Nakamotor siya, pumunta sa bahay. Sabi niya, na-collapse yung panganay mo doon sa school. Sabi niya, na-collapse, hinimatay. Sabi niya, pagka sumakay agad ako sa motor ng principal, pagdating ko sa school, ang anak ko ay naninigas ang kanyang katawan dahil natumba siya. Agad ko rin pinasok ang aking daliri, apat na daliri dito sa sikmura niya. Ito talaga guys, makakatulong talaga ito kapag hindi makahinga o unay hilo ang isang tao, ay dapat nating hilutin ang kanyang sikmura. Kapag hindi makahinga ang isang tao, ay kailangan ipababa natin kasi may bumibilog yan doon sa sikmura niya. Kaya yun lang ang ginawa ko, at nagkamalay na ang aking anak. Yun ang gawin natin guys kapag may mga taong ganyan, natutumba o naninigas siya, yan ang ating gawin na ipasok ng itong apat na daliri. Hilutin natin ang kanyang sikmura, idiin natin ito ng maigi na ipababa. Ganon. Pagpababa mo ganon, tapos alisin mo, tapos ibalik mo na naman ulit, pababa. Tapos ganyan pa ulit. Hindi yung nag-i-steady lang yung kamay mo doon para makahinga siya. Ilapat mo yung kamay mo, ganon. Tapos alisin mo, tapos para makahinga siya, makahugot siya ng hininga, tapos ilapat mo na naman ulit, tapos pahingain mo naman siya, tapos ilapat mo naman ulit. Ganon ang technique guys, para maagapan natin ang isang taong na-stroke o na high blood o nakukulapse. Sana makatulong sa inyo ang technique kong ito guys, dahil naranasan ko na ito, gusto kong i-share sa inyo, kaya sana makatulong ito sa mga nangangailangan. O sige guys, yan lang ang tips natin ngayong araw na ito. Maraming salamat. Shout out nga pala sa aking viewer na laging nagsisend sa akin ng super thanks. Ang aking viewer, lagi siyang nagsisend ng 1 euro o 2 euro sa Super Thanks. At sa aking mga nanonood pala, ay mayroon tayong Super Thanks at Super Sticker kung gusto nyo makatulong kay Nanay Susie. Dahil may project ako guys na doon sa charts namin, ang mga sinisend sa akin na super thanks at super sticker, ay iniipon ko yon dahil may humihingi doon sa amin, sa charts namin, sa doon sa barangay namin, kaya doon mapupunta yan ang mga super thanks, super sticker na natatanggap ko. Sige guys, yan lang, maraming salamat.